Dire Team Bat. NPCs turn to ban. Dire team ban. Ayos ba yun? Game na. nagulat na naman yung mga tropa natin dyan. Pero nagpahinga tayo ng around 5 minutes. Pero after nun, eto na kagad. Mineski Pro Team. Ay, hindi. Mineski TNC. Mineski vs. TNC Pro Team. Ang mananalo rito, kakalabanin yung Fnatic mamaya dyan. Uy, shoutouts nga pala rito kay Super Clork. Napakahusay. Nag-subscribe for 2 months in a row. Malapit na siya dun sa may team. Ano ba yung next ng ano? Sus, Team Sus. Team Sus next, di ba? Oh, Sus. After na Sus SF, pag 6 months na. Okay? So, first 3 picks ng TNC. Kinuha ulit nila yung Gyrocopter. This time, together with the Sand King and the Rubik. Sa kabila naman, it's Lion, Elder, Titan. Mm-hmm. Yung dalawang support ng Mineski, ito rin yung dalawang support ng TNC nung game number 1. From Italy daw. Shoutout sa'yo, pare ko. Fate, 1-4-3. Third pick naman ng Mineski. Sino kaya dito? Nood while OT from Spong. Ha? Napakahusay. Kamusta pagiging ninja? Yun, laglag. Kuya Nick, Vince to. Uy, pasensya na, paring Vince. Nag-ibig pangalan mo eh. Ah, nag-third pick Queen of Pain yung Mineski. Napakahusay. For TNC naman, sino kaya dito? Unang series pa natin. Hanggang mamaya tayo dito, mga sir. Mamaya, ang nag-aabang, DJ and Abed. Ay, bigyan mo nga, gawin mo nga ako ng ano nun. Gawin mo ako ng up next. Yung up next, Fnatic versus the winner of this series. DJ and Abed. Waiting kung sino mananalo rito, mga sir. Okay? Pa-shoutout sa BF kung si Ives Aguilus, Solid WXC po kami from Legendary Josa. Uy, napakagandang pangalan yan. Uy! Fourth pick ng TNC. Sino kaya rito? Ano na? Best of three din. Best of three. Best of three ba? O best of five? Fourth pick. Sino kaya? Inaantay natin. Pwede Rubik na ni Kuko to. Rubik ni Kuko. Anong oras, Kuya Nick? Around 7 PM din eh. So, after neto siguro. Ha? Best of 3 lang din. Best of 3. Uy, shoutout nga. Mukhang batak na batak ka na. Gusto mo na mag-cast, ha? Yan nga eh. Si... Dapat nga, makatatlo ako hanggang bukas. Talaga? Para Oh, magpaanap ka na ng schedule dito. Baka may European. Kung umabot ako sa incentive, pizza party ako bukas. Ah, sige. Eh, harap mo yung pang-tournament na ikakasto. Totoo nga na to. Eto na nga po. Totoo bang 350k USD ang kinikita ni Ninja? Kada ba? Sino Ninja? Lifestealer dito. 350k USD? Magkano sa Philippine peso yun? 15 million? Parang per month? In-arbor mo na yung price pool ng isang minor nun. 15 million, pre? Ano ka ba? Nanginginis ka ba, hoy? Eto, Nyx Assassin coming from TNC Pro Team. Again, quick shoutout sa The Armory for your WXC shirts like this one. You can go to facebook.com/TheArmory by WXC, okay? Doon yung mabibili yung mga WXC shirts. UST Engineering, while nagre-review daw, shoutout sa inyo mga sir. Ah, si Fortnite, okay. Akala ko naman Ninja Academy, putik.
Oh, di malayo, di malayo, di malayo. Di malayo mangyari. Totoo yan, Kuya Nick. Oh, akala ko kasi yung Ninja Academy. Si Ninja na streamer, oo, oh, panigurado. Last pick, inantay natin yung right-click damage ng TNC rito or hero ni Ermel. Depende yan. While Mineski naman, yung offlane yata ni Ice. Ang inantay natin, Brewmaster, Broodmother, pati Magnus available pa. Okay? Bakit Nyx? Partner sila ng Sun King yan. Sun King tsaka Nyx Assassin. Lagi nilang ginagawa yan. Tapos Rubik naman ni Kuku. Nood habang nakain ng hapunan. Rapsa, Doodle. Uy, napakahusay yata yun ha. May phobia sa Ninja Academy. Hindi naman. Terror Blade ang binandito. So, fifth pick. Eto na, Mineski. Sino kaya? Mas bagay sa akin yung t-shirt mo. Magpabili ka na kay Herbs. Magpabili ka na kay Herbs. Fifth pick. Mineski, offlaner. Sino kaya to? First ban lagi DP. Panigurado, pre. Ano ka ba? Pati nga yung Dark Willow, binanaw. Pati yung Nature's Prophet. Pag nag-Brewmaster daw, laglag ang panty dito ng TNC. Tingnan natin kung mag-Brewmaster, ha? Tingnan natin. Eto na nga, 5th pick, 35 seconds on the side of Mineski. Who will it be? Pag pinim nyo yung The Armory mamaya, sabihin nyo, sabi ni Kuya Nick, discount daw, ha? Bibigyan kayo ng discount nun, ako bahala, ha? Sabihin nyo, discount, ha? facebook.com/thearmorybywx. Quick shoutout sa tropang YouTube dyan. Pati yung mga taga Phoenix Army and Gensan Gamers. And also, Lupon ng Wombo Combo. Eto na! 10 seconds coming from Mineski. Who will it be? Papapamps! Night Stalker. Hindi na iban ng TNC kasi priority nila yung ban kay Dark Willow. Okay? Bakit nagabol ng Kasenral? Pa-incentive. Papit sa bukas pag nakuha incentive. Hanap mo ng schedule, ha? Hanap mo ng schedule. Nakuha niya na rin. Uy! Ay! Anong... Uy! Magpa-pizza ka na! Yun nga. Pag nakuha mo na yung Twitch mo eh. Uy, yun nga. Ay, yun yun. Iba yun. Kaya Nick, pasyaran sa Iron Retribution number 1 sa ROPH. Uy! Eto, Laika ni Raven ang pinili rito. Nakita ko nga yung mga ano nyo, yung mga WoE nyo. Mga 322, Iron Retribution. Maganda, maganda, mahusay. Buti nag-merch para maraming kalaban. Pag piniyem nyo yung DR mo, si Kuya hindi sasagot. Hindi ako sasagot, baliw. Eto na nga po. MK Arcana equals t-shirt, sabi niya. Lugi ka dyan, eh. 600 lang yung shirt kasama na yung shipping fee, eh. Yung MK Arcana, 1,000 yata yan, eh. Pero kung gusto mo, okay na sa akin. Walang problema sa akin yung pari kong tropa. Eto na, game number 3. Mainit to. Aabangan natin, ha? Hatiin mo yan, ha? Mati. Parang hindi magaling gyro ni Armel, sabi rito. Yun lang. Sabi niya, kids naman dito, ayoko nang umasa. Mineski na daw to, sabi niya. Lugi to sa picking, sabi ni Mark Real. Ayan na. Tingnan natin, syempre, diba? Eto na nga. Kuya Nick, pwede ba bayaran ko yung shipping? Libre na lang yung t-shirt. Naku, baliw ka ba, wey? Libre yung shipping, babayaran mo yung shirt. Ganun dapat, hindi yung libre yung shirt. Babayaran mo yung shipping, ha? Kasunod na bagay nito yung Fnatic first winner, yes, sir. Abed and DJ waiting already on the side of TNC. It's Kuku on the Rubik, Team Snix Assassin, Gyrocopter ni Ermel, Raven on Lycan, and Sun King dito ni Sam H. On the other side naman, it's Ice, offlane Night Stalker. Eto namang si Elder Titan Jabs. Etong si Lifestealer Mushi. Lion naman ni Ninja Boogie and Queen of Pain ni Moon. Mga sir. Let's do this. Tuloy-tuloy na nga tayo. Naririnig nyo ba yun? Nakatutok yung mic dyan eh, kaya naririnig nyo eh. Pak! Pagka nagagalit ka na kunyari, bobo yung mid, gagano ka na yan.
bumubuk. Ina mo. Magalit na galit ka na. Ice na Night Stalker mga sir. Tama ka dyan. Offlane Night Stalker yun, ha? Kunyari, pagkakami mo si Maki, di ba? Pupo ka. Huwag yung Viper mo, Antoine. Ito na nga po. Best of 3 yung Grand Finals, Kuya Nick. Yes, sir. Best of 3 po. Mechanical keyboard. Yes, sir. Siyempre, sponsored yan ni Steel Series. Okay? Early word kagad para kay TNC rito. Kuko naman. Lilikod. Di ko alam kung ano plano na rito. Ah. Is this the courier? Walang naka-Dota Plus dito. MKR ka na 2-shirt deal. No P. No P. Eto na nga po, Armel. Pero gusto nilang kunin si Mushi. Akala nila yung Queen of Pain yun nasa may mid lane. Pero di nila inakala na yung lifestealer ang mag-mimid dito. Kaya bababa na rito yung Rubik. Pati yung Nyx Assassin. They will now support Lycan instead, which is being harassed by two heroes dito. Jabs on Elder Titan. Tapos Night Stalker naman dito ni Ice. Mamaya rin po ang finals. Offlane Sanic naman. Ang ganda ng nakakuha niya rito. Nakapull kagad ng Creep Wave. Napakahusay. Ayan na nga. Lycan. Third skill yung first skill niya. Eto na yung dalawang support. Nagbabalik na. Rubik nandiyan na rin ha. Nyx Assassin. Let's see kung paano yung bigayan dito. So, zone outin lang nila yan. So, top lane dito para kay Sun King. Dual lane lang katapat niya. Pero yung dual lane yan, masakit din yan, mga sir. Oh, may nag-TP. Eto na ngayon, Lycan, nag-mid lane na. Tatapatan niya yung Lifestealer. Gyrocopter naman bot lane. Nag-rotate na rin dito. May gusto silang kunin. Pero nandyan yung Elder Titan. Ena Impale. Rocket Barrage, nandyan din. Pero Shinir, yung damage dito nung Night Stalker. So, Jabs, hindi mamamatay doon. Ito yung gusto nila matchup. Matapatan nung Gyrocopter yung Night Stalker offlane na yun. Ayan na nga. Wangit eh. Ayan, ayan mo na. Wala ka rin eh. Eto namang Elder Titan. Naka-double damage. He will go mid lane. Para backupan yung Lifestealer dito. Nako, delikado. Pero nakapag-self naman si Raven. Kaya puno yung buhay niya. While bot lane, Ice being zoned out by this Gyrocopter. Tuesday Kids, yung mga taga-Adas dyan, shoutout sa inyo. Pati yung mga taga-Dubai. Ngayon na lang daw ulit nakapanood. Busy daw sa work. Walang problema yung pare ko eh. Sakto naman yung panood mo. Mineski TNC naglalaban. Pero eto, hindi sakto ito mga sir. Ayun na yung lift. Yung Impale inaantay natin. Rumiring around the Rosie. Itong si Ice. Impale will connect. And Night Stalker, delikado siya ba ang first blood? Ice will be the first blood. Makukuha pa ni Armel yun. So advantage on the side of TNC. Pero delikado to, kailangan niya mag-regen. May void, pati yung stomp nung Elder Titan. Ayan yung sinasabi ko. Hop, kakabalik lang yan. Ayan na yung stomp, inantay natin. Hindi, hindi bibigay. Top lane naman, Sun King. Safety rito with the Sandstorm. Level 2 Sandstorm yan. Versus Queen of Pain tsaka Lion. Ang problema niya, pag umimpale sa lupa yung Lion, tatamaan pa rin siya, di ba? Ice naman. Wala pa rin boots at the moment. Pumupull pa ng creep wave si teams. Kitang-kita naman natin yan. Para hindi mabigyan ng XP itong Night Stalker. Eto na yung Sentry Ward. Sam H. Nakaramdam na. Pero ang problema, Impale. Hindi niya nabigay yung Impale, mga sir. Na-delay yung bigay ng Impale doon. Impale nung Lion, ito. Earthspike. Uplift? Walang pan-lift din, yun lang. Ay! Na-deny! Na-deny yung regen rune. Napakahusay coming from Rubik ni Kuko. Yung Impale is with Nyx Assassin ito. Yan, Impale. Ilan yung drop natin ng frame? Wala tayong drop frame mga sir. Wala po tayong FPS drop. So steady gold tab lang tayo ha. Naayos na po namin yung problema.
Ayan na naman yung Flak Cannon, napakasakit. Kita mo naman yan. Uy, may homing missile pa, pero lalaban yung Night Stalker. Night time na mga sir, night time na po, gabi na. So eto, hindi na nag-rotate yung Lifestealer. Pero kahit na hindi nag-rotate yung Lifestealer, free farm na free farm pa rin siya, kita mo naman. Lalaban kahit may Alpha Wolf, Raven Delicado, pero eto, lalaban na rin ba si Raven? Ah, grabe, pinapalag ni Lifestealer. Hindi na natakot ang kuya mo. Sun King naman ni Sam H, level 4 na. Good thing nakuha niya yung level na kinakailangan niya. Pero ito na yung rotation nung Night Stalker. Nagkakapingan sila rito. Nakita yata nila isa't isa. Teams up. Nakita na niya rito. So hindi rin nakapag-impale. Ito na lang ang target nila. Si Teams. Pero sa likod, Lifestealer tinutuloy pa rin. Itong Lycan. So hindi sila nagkausap dun. Yun lang. May Carapace. There you go. Impale. Tumama rin. Meron pa Magic Wand yan. So wala silang mapapatay ron sa kanilang rotation. And this is space given para kay Gyrocopter, pati kay Sun King na makakuha ng objective and the farm on the other lanes. Si Raven ang hinaharas sa may mid lane mga sir. Ayan, TP out by Ninja Boogie. Walang disable nga lang, kaya makakatakas dito. Yun Lion. So farm lang muna. Mushi hinaharas, pero may lift na to ha. Rage naman para kay Lifestealer is up. Oh! Tinamaan. Ayan na yung rage ng Lifestealer mga sir. May huhulihin ba siya dyan? Nagsasasin. May Carapace. So walang magkakabigayan. Sinown out lang nila. Sinown out lang nila. So balik na naman sa may bot lane. Namatay yung Elder Titan. Na solo kill nung Gyrocopter. Even without the cooldown, nabigyan yun. Napakahusay. Coming from Armel. Na-dodge naman yung Earth Spike dito ng Sand King. Nang gugulo lang siya. Nandiyan na rin yung Nixisassin. Pero ito na yung Queen of Pain na Sonic Wave. Bago pa man makapagbitaw ng skill dito si Nixisassin. So, 1-for-1 yung nangyari. Elder Titan in exchange for etong anong hero yun? Sand King ng TNC. Night Stalker naman. Nakatakas na rito. So, farm na naman. Etong si Armel. Okay na? Dalawa magkasama. May Vendetta na ba? Level 3 pa lang si Teams. Mga sir, Onyx Assassin. Yun lang. Ito, ibibait nila to. Let's see. Level 5 na. Diyos ko po. Sandstorm lang muna. Sa bot lane. Ambahan lang muna. While Mushi naman, free farm pa rin dito sa mid lane. Will go for the armlet. Lycan naman will go for the hood. Yung Dominator. Naku, eto na nakita. May pang-impale ba? Naku, walang damage. Barrow Strike. Ay! Napakaganda! Pero namatay pa rin dito yung Sand King. Naging 1-for-1 yon. Sam H in exchange for Ninja Boogie. Pero I think that favors Sam H pa rin kasi nakuha niya yung kill muna bago siya mamatay. Net worth natin. Lamang rito yung Lifestealer at saka yung Queen of Pain followed by Gyrocopter. Yung Lycan medyo malayo pa. Talagang counter na counter dito si Raven against Mushi. Pag 1-on-1, mahihirapan siya dyan. Gyro naman, bot lane. Face boots pa lang. Will go for the Drums of Endurance. Top lane naman. Kuku. Pinoprotektahan si Teams. Walang mana yung Nixasasin ni Teams. Nagkapa-XP lang yan sa top lane. Hop. Silitan siya sa mid lane. Pero eto, nag-shapeshift. Yun yung panakas niya sa open wounds. Pero eto nga, namatay na nga yung Queen of Pain sa may top lane. Nabigyan ng tatlo. Barrow Strike, Impale, pati yung lift nandyan. Queen of Pain, walang kamalay-malay doon. 1-1 na po. Decider na po ito mga sir. Decider na. So yan, nagpapa-XP yung tatlong utility sa may top lane. Level 6 na yung Sand King. Level 4 naman yung dalawang support. Oy! Na-impale dito yung Rubik and then yung Hex. Mamamatay si Kuko rito. Oy, rumiring around the Rosie pa pero still, mamamatay pa rin siya dyan mga sir. 4 and 3. Mushi nag-rotate na. So that means Queen of Pain will be on the mid lane. Naku, na-stun pa. Gyrocopter, delikado. May Sonic Wave. Call down na bigay. Sonic Wave won't be... Ayun, nakamtay.
Namatay yung gyrocopter mga sir, pero cooldown yung kanyang blink for 5 seconds. And kakabuhay lang ni Moon, namatay na naman. So maganda yung naging bigayan dun, pero still, namatay muna rin yung gyrocopter bago nila makuha yung kill dun sa Queen of Pain. Meron na rin nga Dominator, etong si Lycan. Dati Team YouTube lang, pero ngayon Twitch na, supportang tunay Kuya Nick sa WXC from Papa Eng 4. Shoutout sa'yo, pare ko eh. Napakahusay dyan. Nick's Assassin, magle-level 6 na. Sun King naman, matagal-tagal pa yung Blink Dagger niya rito. Night Stalker na, homing missile na. Here comes Sun King. Kahit mag-TP yan, hindi makakatakas, pero Hunter in the Night. Eric, tumama pa yung Barrow Strike. Epicenter, sa kabila nga, sa Ilog Pasig mga sir. Tinaan sa Ilog Pasig. May Fade Bolt ba? Hindi umabot, medyo makunat. May Magic Wand din, napakahusay. Kung hindi niya na Hunter in the Night dito, dun sana magkakabigayan. Pero habang wala nangyayari, op, namatay sa baba. Wala tuloy na kita tayo doon. Pero up next tayo, up next. Ayan yung next natin. So Fnatic versus either Mineski or TNC. Mamaya yan after yung series na to. The grand finals ng ating qualifiers for Southeast Asia. Okay? Again, Fnatic versus TNC or Fnatic. I mean, TNC or Mineski. Si Coco i-stomp dito. Pero nandiyan yung Nick's Assassin. May Vendetta na. Level 6 na si Teams. Mga sir. Hop. Nakita ba siya dyan? Naku, ito na yung Lycan. Nag-shapeshift na. Diyos ko, layo nito. Layo ng target niya. Yun lang. Impale. There you go. Tumama yung Impale. Mag-echo stomp. Pero Lion already down. Ito na yung lift. Kay Rubik na drums. Napakahusay yung move speed nasa kanila dyan. So there you go, Elder Titan will fall. Pero ito, lalaban si Mushi. Lifestealer may rage. Si Raven ang target. Wala na shapeshift mga sir. And Raven may magic wand. Walo yan, nagamit na. Pero still, delikado pa rin siya rito. Hinahabol siya. Queen of Pain with the Sonic Wave. Pero ito ang bawi. Ang ganti ng api, mamamatay yung Queen of Pain. Gyrocopter minamama ng dalawa. Lifestealer naka-rage. Pero yung drums na naman coming from Armel. Well played. Hinahabol pa rin sila rito. Grabe yung engagement na to. Si Ice na normal. Papunks! Nabigyan ni Armel. Double kill for that gyrocopter. Nakapag-stay alive pa siya ron. And at the same time, Sun King top lane. Fina-farm na yung kanyang Blink Dagger. Diyos ko po. O yun, nakapag-infest na rin. So napuno yung buhay ron ng lives there. Kung di niya na-infest yun, inabangan siya ng Vendetta Gank ni Teams. Pero Raven namatay. And I think they'll go Roshan. Ay hindi, out muna, out muna. Si Moon power trends pa lang. Gyrocopter, sobrang husay nung kanyang drums of endurance dito. Eto ha, delikado to. Ayan na yung lift. Ay, tinamaan sila ron ng stun. Yun lang. Pero sa likod nag-aabang yung gyrocopter. Saktong-sakto yung abang. And again, Moon mamamatay na naman. Again, 4-4 si Moon on his Queen of Pain. Nakakapatay naman siya pag mayroong Sonic Wave. Pero ang problema, hindi sapat eh. Lifestealer na Impale, na Mana Burn. Wala siya ngayon pang Rage. Sa likod naman, Elder Titan na stomp yung Rubik with the Impale Finger. Rubik will fall. Pero again, Sam H on the top lane for his Blink Dagger. Eto na, Fina farm niya na. Nakita rin yung Night Stalker dito. Ayan na nga, Hunter in the Night. Basic lang kay Eric yan. Oy! Bumalik! Pero hindi. Tier 1 tower, top lane na lang ang kukunin dito. May 1.6 na. Etong si Sun King. Pero ibibigay yung tower kay Raven for his Necronomicon. Necro 1 pa lang siya at the moment. Yung network, lifestealer pa rin yung nangunguna. Pero ang problema, dalawa rito. On the side of TNC na. Habang nag-grocery daw, ano, lahat naman, pinapa-shoutout mo, Brian. Shoutout sa'yo. Umiinom, nag-grocery, nag-basketball, kumakain. Auto-shoutout. Ayan, nakit na lang yung Night Stalker. We'll go for the Dominator din. Oh, nagkakitaan yata. Ayan na yung tatlong heroes dyan. And iaalay na si Kuku on that. Uy, may sentry ward ba sila rito? Naku. TP out. Wala na disable yan. Pero cooldown yung TP rin nung Sun King.
So safety lang muna, tier 2 tower top lane naman, kinukuha rito nung Lycan. Next assassin, nakita yata siya dyan, nakita nga siya dyan, Diyos ko, ayan na. Impale will connect, may carapace siya, pero yung silence nandyan with the void. Pero hindi na sila hahabol, delikado, baka may mag-TP sa shrine at tier 2 tower. Sabi rito ni ano, it's Feria, kahit sino man nalang sa Minas City NC, dudurugin na ng Fnatic yun. Sabi rito, the confidence coming from our tropa. Pero ito, Barrow Strike, nagtago lang sa gilid. Uy, napakahusay ng taguan nito. Napakahusay by Sam H. Akala niya sinobro yung Barrow Strike. And then lift, call down, may impale. Naku, anong ginawa ni Mushi? Anyari? Tier 1 bot lane kinuha. Ba't ganun, no? Hindi siya nag-rage. Minsan sa buhay, kailangan mo mag-rage talaga eh. Anong nangyari dun? Tier 1 tower, kinukuha na. May Yasha na rin. Itong si Gyrocopter. May Blink Dagger na naman yung Sun King dito. Space created. Eto. May hinahabol sila si Moon. Piniping nila. Ayan, nakita na si Moon. Nakita na. Pero paano nyo papasukin yan? Oy! Nakita siya doon! Yun lang! Sakto lagi yung mga blink out niya! Yun lang! And TNC now on the advantage. Tier 2 tower kukunin na. 1K gold lead dito. And tier 2 makukuha na nga. Bot lane naman, Sun King. Eto, nagpa-farm pa rin, nagpapa-exe pa rin. Hindi na siya kinakailangan sa mga teamfight eh. Si Moon, baog nga. Oo, eto. 5 and 5. Eto na lang, isang 5 na lang. Tunan na siya. Sardinas na. Pero syempre, ang mahalaga rito, kailangan tapusin nila. Hindi pwedeng mid-game lang to kasi veterano lahat na nasa Mineski. Alam nyo yan kung paano manalo. Alam nyo yan. Alam mo yan. Pero eto, kakasabi lang natin. Naka-rage si Kuku nito on this Rubik. May impale pa, nabuhay si Kuku. Gyrocopter, may cooldown dyan. Pero out na muna. Nagkakamanuhan lang muna. So walang magkakabigayan. And again, space created para kay Raven. Para kunin yung kanyang Necro 3. And also Sun King dito na may 1k gold na kagad. Mamaya may divine na tong Sun King na to, no? Tier 1 tower mid lane, ibibigay na dito ng TNC. Pero pinortify muna. Ko-contest. May sentry ward. Ito, nakita nyo yung sentry ward, ha? And a homing missile. May infest pa. Nakita ba yung assassin? May lift. Inantay natin. Impale. Aray ko, best! Ayan na yung Blink Dagger! Si Moon! Mabubuhay! Nakapag-blink out. Napakahusay nung echo stamp nung Elder Titan. Pero top lane, kita mo, nginangat-kat na. Dito nung Lycan ni Raven. Yung tier 3 tower. Next item. Manta style para kay Gyrocopter. Pantanggal din sa silence, mga sir. Tier 1 tower bot lane naman next target dito. Mamayukero. Eto rin, tier 1. Kinukuha na Necro 3 na rin to para sa Lycan. Napakahusay. Dederecho ba sila? Hindi. Back na muna. Masyado na risky eh. Yung item sa kabila, naku, wala pang Lincoln. 18 minutes na si Moon. Eto namang Elder Titan. Walang item. Kasama rin yung Ninja Boogie Lion. So, Night Stalker, Dominator, Life Stealer naman, Mulestorm, at saka itong Armlet. So, farm lang muna si Sun King. Pa 4 staff na rin siya dyan. Diyos ko po. Ito yung pang-contra din kay Life Stealer eh. 4 staff eh. Kung sino yung open wounds tsaka damage nila, auto 4 staff lang. Tanggal yung damage. Pero ito, naku po! In-epicenter pa! Mushi! May rage siya dyan ha? Pero yun! Tinurbo niya no, Kuku! Yung turbo yung sapwet. Ganito turbo yun. Ito, Russia na yung next target nila. Baka di nyo nag-get yung reference ko eh. Kaya sinabi ko na rin, ha? Ito na. Russian, kinukuha na rito ng TNC. Mahalaga to kay Mineski. Kasi, kailangan nila magkaroon ng minor kasi magkakadikit sila eh. Magkakadikit sila sa 8, 9, and 10. So, kailangan nila makuha itong mga to. Op, na-carapace.
So, tuloy-tuloy nila yan, mga sir. So, hindi na maaantay si Mushi dito. Walang damage yung Queen of Pain din eh. Op, aago ba yung Night Stalker? Ayan na! Naku, nasa mali! Ice, ice, ice! Nahuli ng baga, pero may finger. Napakahusay. Lycan goes down. Ice, 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 mamatay. And eto, layo naman next target. Nakuha nila si Raven, pero yung Aegis is still with Gyrocopter. Nakuha pa nila yung Lycan dun. So, I think fair trade. Pero hinahabol nila rito. Op! 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 Opa, Gangnam Style. Ayan na nga po. Raven naman, ang next item niya is going to be... Wala pa, 1K gold pa lang. Gyrocopter naman will go for his BKB next item. Pero itong umangat-kat na naman si Mushi. Pero naka-rage din. Ito si Kuku, nabaro. Naku! May kinalagyan talaga si Mushi rito. Pinatay ng utility, tinurbo na naman. Tinurbo sa ilong. Diyos ko po. Eto, hindi pa tapos ang laban. May blink da. Barrow strike yung Sun King, ha? Yule Scepter. Eto na yung barrow strike. Naku, si Ice 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 na naman. Grabe, ito tatlo na ito. Oh, gangster, no? Eto yata yung mga tropa ni Ashong, eh. Makapatay kayo sa tatlo na sila, no? Napakahusay ng tatlo, mga sir. And now, they will continue. Tier 2 tower, next target. Meron pang Necronomicon dito. Echo Stomp, tumama naman. Pero tuloy-tuloy yung tatlo sa likod. Kita mo naman, walang MS entry ward. Hop, basic lang. Nabaro strike yung tatlo. Ayan na, tier 2 tower, nakakuha na. So, isa na lang yung tier 2 tower dito sa may bot lane na lang. Tatlong utility. Huwag nyo sabihin tatlong support, tatlong utility. Yung gumagawa ng space, di ba? Eh, nabaro strike. Ayan na, sinasabi ko na. Ay, wala yung baro strike. Ah, hindi, di nila deny. Nagamit na rin yung Earth Split, mga sir. Pinagamit lang. Pero TP out na muna. Basic na basic lang. Sabi rito, Gyrocopter naman yung kanyang BKB. Malapit na rito. 2.5k na yung gold niya. 1.4 na lang ang kulang. And then, Raven on the Lycan. May 2k gold na. Double damage pa. Kitang-kita natin dito. Shoutouts. Magandang gabi sa ating ilang viewers natin. 5,000 viewers. Shoutouts to our 5,000. Uy! Nagkakitaan po sila. May defensive Yule Scepter na. Pero may silence ha. Vendetta nandyan. Homing missile nandyan din. Naku po, nasa mali. Call down will connect with the barrow strike. Ice, ice, ice is down. Pero eto si Kuku, na-lift pa si Mushi. Of all the heroes na maiiwan, tinurbo na naman si Mushi. Diyos ko po. Takot sa turbo pala si Mushi. Eto na nga po, nag-buyback na rin si Ice, Ice, Ice. Meron pang Aegis dyan si Armella, kaya nila binurse kagad yung Gyrocopter. Eto pa, kahit naka-Lincoln Spear, Ice, Ice, kaka-buyback lang. Patay na naman si Ice, Ice, Ice. Pininger si Samage. Eto na naman, turbo na naman. Pak! Basic lang para kay Kuku. Stolen finger. Diyos ko po. Basta yung kamay. Basta skill, tas may dalire. Either finger or turbo. Ang lakas niya, no, Kuku. And now, top, nakakuha nila 23 minutes, mga sir. Grabe mo si Kuku ron. Turbo God. Nakakuha na nila yung top rocks. They will now go rotate. Let's see. Hindi, shrine na lang muna. Shrine na lang muna. Turbo God, no? It's either pain. Of all the skills na makukuha niya, finger talaga yung nakakuha niya. Medyo bastos to si Kuku, ah. Lahat ng kills sa kanya, eh, no? Kaya pala Rubik, kinuha para may 10k, eh, no? Medyo bad boy. Turbo God, eh, no? Ayan, di siya kumukuha na ibang skill, eh, oh. Basic na turbo lang yan. Yung turbo, sir, yung ginawa ni Sakuragi sa coach nung ano, yung tuturbo yung sa puwet. Eto na naman, Barrel Strike, Sand King. Eto na nga, mamam. Uy, turbo na! Monster kill! Kita mo yon. Easy KS! Hindi na, mabiblink dito si Kuku! Asa na? Ayan na, abangan nyo si Kuku, ayan na! Pag nawala ng rage yan, auto-turbo yan, ayan na! Punks! Eto, may Aegis, may Gyrocopter, eto ba? Grabe naman si Kuku dun! Yung paintball niya panlasit eh, no? Nag-GG yung Ineski! Na-turbo! Mga sir!
Grabe naman si Kuko, yung paling ano, lakas nun. Tignan mo yung ano ni Kuko ah. 9-3. MVP, MVP. 9-3-13. MVP na si Kuko dyan. Grabe naman. Yung ginagal nila lagi oh. Ano na? 24 minutes mga sir. Coming from this TNC. Already eliminating Mineski. Either finger or turbo eh, no? Napakahusay. So, anyway, laban natin mamaya. Mineski, hindi. TNC versus Fnatic. Okay? TNC versus Fnatic yung laban natin. And, magsisimula na. Ang nangyari kasi dun, mga sir, yung Queen of Pain ni Moon, kulang eh. Kung meron ka 1-2 punch si Mushi dun, maganda sana nangyari. Pero problema, may na-micro na si Mushi kasi siya lang yung damage dun eh. Kung bagay din nila iniintindi yung, Queen of Pain. Nagka-damage man yung Queen of Pain, ibibigay niya man yung burst niya sa Gyrocopter, naka-Aegis na naman, di ba? So, and plus the fact na si Mushi lang yung may rage. Tingnan niyo yung tatlo, may disable yung tatlo na yun. Okay? Merong Barrow Strike, merong Impale, merong Lift, di ba? So, paano ka aalis dun, di ba? So, that's what happened. So, ayan na, nakita na natin yung laban natin. It's going to be Fnatic versus TNC nga. Mamaya rin kagad yan! So, kung ako sa inyo, kumuha lang muna kayo ng quick snack or mag-dinner kayo saglit.